Papatay tayo ng tao, Ma? Yun bang sinasabi niyo? Sana hindi, Ingrid. Ayoko rin gawin yun. Dahil may takot pa ako sa Diyos. Paano kung ipitin tayo, Ma? Paano kung magkaalaman na ang totoo na si Marlene nga ang unang kasal kay David? Ano kaya ang sikreto ng dalawang bruha na yun? Na ayaw nilang matuntun mo? Ako? Hindi ko nga alam na eh. Oo nga eh. Nakakaloka. Ay, hindi pwede. Ah, anak, siguro ito si David. Marami pang perang naiwan. At ayaw nilang ipaalam sa'yo, para huwag ka nakaparte. Ay, naku, Nay. Kahit anong sikreto pa ang tinatago ng mag-inang yon, basta yun ang didikitan ko. Para magkaalaman na, no? Naku, anak, ang dayong na kayo nakuha para sa anak mong JR na yan. Pambira ka naman, no? Alam mo, pag sumobra pa ang parte mo dyan, magmumukha ka ng timawa. Ah, nakita mo nga. Sa hinagap eh. Hindi natin akalain na makakarating tayo sa ganitong klaseng buhay na masarap, di ba? No? Kita mo na, hindi tayo sumasala sa pagkain. Pagkatapos, hindi na tayo nakatira sa mabantot na lugar. Sabi nga nila eh, hindi ba, mas presko raw doon. Ay, naku, wako feel. Mas gusto ko pa rito. Kasi siyempre, dito maliwalas, maganda, mabango, sosyal. Oh, di ba? Hindi naman yun eh. Alam mo, Nay, ang sa akin lang talaga, ha? Ang gusto ko lang talaga, ipaglaban kung ano yung nararapat para sa anak ko. Yun lang naman. Binabantayan ko lang naman na hindi siya madehado. Teka, tsaka, hindi naman ko gagastusin yung mga perang nakuha natin eh. Di ba, lahat naman yung para kay JR, para pag nagkapamilya siya, ayos na siya, di ba? Ang wrinkles. Nakita mo ba mga wrinkles mo, anak? Oh, masama yan. Alam mo, dapat naman, ambunan mo ako ng konting anda. Konti lang naman, oh. Jeep lang ako, eh, no? Oh, tignan mo, mali na naman yung mga hirit mo, eh. Oo, oh, oh, oh. Para nga sa anak ko yun, eh. Oh, ayan. Yan ang gusto ko. Walang kulubot na ganyan. Masyado mo kasi siniseryoso yung buhay mo. Yan, smile. And the world will smile with you. Oh. Wait, tama yung English ko. Sa bagay, Ma, kung gusto nyo, ako na ang papatay doon. Kaya ko yon. Huwag, anak. Huwag mong isipin yon. Ako ang bahala. Hindi ako natatakot sa kanya, Ma. Lalo na ngayong patay na ang asawa at anak ko. Wala na akong dahilan para magtimpi sa kanya. Siya ang sumira ng pamilya ko. Hindi ko makakalimutan yon. Sinira niya ang perfect na family na binuo ko buong buhay ko. Hindi lang pangarap ang winasak niya, Ma. Buong buhay ko! Anak, huwag mo nang isipin yon. Akong bahala. Akong bahala.